Alright guys, BrGSTV back again for another video. So today's video, tutorial tayo ngayon. So ituturo ko ngayon kung paano idikit ulit itong sticker ng ating mga sombrero. So karamihan sa atin, kung minsan na nabibili natin sila na wala na silang sticker, o kaya naman pag lininis natin at linublob natin sa tubig, so natatanggal yung mga sticker natin, di ba? Dahil itong sticker na to ay ano, pag sa ano, dagdag forma sa ating mga sombrero. So ngayon tuturuan ko kayo ng isang paraan para maibalik pa natin ito ng maayos. Ang gagamitin natin ay ang double-sided tape, ito. Pero yung nipis niya parang ano lang siya, parang papel lang siya, yung parang typewriting na papel. Okay, so yung materials na gagamitin natin ngayon guys, yung main ano natin, ito nga, itong double-sided tape na to. Pagkatapos kailangan natin ng gunting, kailangan din natin ng lapis, yan, kailangan din natin ng cutter, at gagamit din tayo ng ano, ng card, kahit anong card pwede, or kahit na maliit na cardboard na sinlagin ito pwede na. So ngayon explain ko kung bakit kailangan natin to tsaka itong mga to. Okay, at kailangan din pala natin ng ano, ng tape. Ayan, ang gagawin natin, lilinisin muna natin itong ano, itong pinaka-brim niya sa taas kung saan natin siya ididikit. Dahil kung minsan merong alikabok to, di ba? O yung mga parang hibla na ganyan. So, ito ngayon yung gagamitin natin na panlinis. So, puputol lang tayo ng mga konti lang. Yan, ganyang kahaba. 3 to 4 inches na tape. Yan. So, ngayon guys, itong tape na to, ito yung bali panlinis natin dito. Yan. Ititip natin ngayon yan. Parang minamaglit lang natin yung mga dumi-dumi dyan. Yan. Para malinis siya. Okay guys. Yan. So ngayon, itabi muna natin to. Dahil, ayan, malinis na siya, di ba? Malinis na siya. Okay guys, so yung unang gagawin natin ngayon, i-trace natin itong sticker sa double-sided tape. Bali, gagamit tayo ng lapis para anihin natin siya, i-trace natin siya. Ito. Ganito lang guys, yan. Dahan-dahan lang para hindi masyadong ano, yung guhit nyo. Yan. Tapos yan. Basta makuha lang natin yung pinakabilog niya. Okay na to. Ayan guys, kikita nyo. So next step, bali guguntingin natin to. Kahit na sumobra ng konti yung pagkagunting natin, okay lang. Okay, so gugupitin ko na yan. Yan. Basta sundin nyo lang yung guhit na bilog na ina ninyo, tin-raise nyo. Ito na siya guys. Okay? Yan. Ito na siya. Okay? Kahit na sumobra ng konti yan o lumit ng konti, okay lang yan. Wala namang problema yan. So ngayon, itong dahil nga double-sided tape to, una na tanggalin natin itong isa. Ayan. Mahirap talaga ito dahil manipis ito guys. Kaya mahirap tayong magbakbak. Ayan. So ito yung parting dumidikit. Ayan. Kita nyo. So ngayon itong itong may dikit na to, ito yung ididikit natin dito sa ano, sa likod. So ngayon,
dito papasok itong card na sinasabi ko. Pagkatapos yung dulo ng sticker natin, iyan natin una itong dulo dito. Ayan. Handaan lang guys yan, ganito. Ayan, nakuha na natin yung dulo, di ba? Ayan. So ngayon, itong card na to, ito yung pinaka-silbi niya, ayan. Itaas niyong konti yung sticker, pagkatapos, ganin nyo guys, ayan. Ayan, ganito yung pagdikit niya. Ayan. So ganito siya. Kaya nga ginamit ko to para yung ano natin, flat na flat siya. Kikita nyo, wala siyang ano, yung bubbles na sinasabi. Ngayon, itong sobra na yan, walang kwenta yan dahil yan, gugintingin natin yan. Kahit dito, hindi na maano yan kahit may konti siyang ano. Ayan. Hindi maalis yan. Ayan. Yan. Kahit may sobra-sobra ng konti ng ganyan guys, hindi makikita yan pag binakbak na natin itong puti dahil nga transparent itong ano niya. Okay, so andyan na yung ano natin, yung nakatip na siya, di ba? And then so ipesto na natin itong ano, itong sombrero na didikitan natin. Yung tamang lugar nito, nakikita nyo yung purse na ano, yung tahi na yan. So dyan mag-start yung ano natin, sa dulo ng tahi, itong dulo ng itong tip ng ano sticker, ganito siya. Yan, bali ganyan yan. Pagkatapos itong letter I na yan, yun yung pinakagitna, sakto dapat yan sa ano, sa middle, ito itong pinakagitna niya, itong tahi na to. Yan, bali ganyan siya. Yan, ganyan yung pwesto niya. Yan, nakikita niyo yung ano, nasa gitna siya, yung letter I. Yan. Yan yung gitna niya. Okay? So ngayon babakbakin na natin tong kabilang side naman. So gagamit tayo ng cutter, kaya ito yung ano, dahil manipis ito. Dahil manipis nga ito, kaya ito yung mabisang ano, nabisang paraan para mababakbak natin. Dahil sa kuko natin, mahihirapan tayo guys. Hindi natin mababakbak to. Dahil nga manipis siya. Ayan, tulad na yun. Nahihirapan na rin ako, diba? Ayan, medyo ano na siya, oh. Maangat na ng konti. Ayan guys, mga na siya. Ito, matanggal na natin guys. Okay? So ayan, may dikit na ito. Diba? Ayan, kita nyo? Kaya yung sinasabi ko, tingnan nyo yung ano, hindi nyo na makikita yung sobra dahil ano yan. Parang transparent yan. Pero kung talagang maselan kayo, yan yung maganda, yung walang sobra. Yan yung mas maganda. So ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung paano talaga gagamitin o yung paraan para kung paano idikit 'to. Okay? So tulad ng sinabi ko, yung unang tahi ng ano, ng brim, tsaka yung center ng cup, yung letter I dapat doon naka ano siya, naka-align siya. So ayan, ito ngayon yung gagamitin natin. Ito siya guys. So ito yung letter I, sentro natin dito.
Yan. Pagkatapos, anayin natin dito sa card. Yan. Para maganda siya. Para flat na flat. Ngayon, haplusin mo lang ng ganyan yan para dumikit na kusa. Yan. So, yan. Kikita nyo, guys. So, yan. Hindi mo na mababakbak yan, guys. Kung talagang gusto mong mababakbak, natural mababakbak mo yan. Pero pag ano yan, dahil dikit na yan, hindi na gagalaw yan. Ayan. Ayan guys, so lumitaw na yung forma ng ating ano, ng ating sombrero, di ba? Ayan. So yung mga walang sticker o yung namo problema kung paano ibalik yung sticker, ito yung pinaka ano natin ngayon, tutorial natin kung paano nyo ibabalik itong sticker. Yung iba, ewan ko kung yung ginagawa nila, linalagyan nila ng glue yung ano, yung sticker. Ewan ko lang pag natuyo na yon, kung titigas siya or ano, hindi ko alam. Pero ito, dahil nga itong double-sided tape na to, flexible itong ano niya, itong pinaka laman niya. Ito yung sa loob niya, yung pinaka glue niya, yung nakuha natin. Alright guys, and bibigyan ko rin kayo ng konting kaalaman dito sa sombrerong to. Ito yung ano, yung flu game. Ito yung flu game na sombrero or sa napanood natin ano, nung Last Dance, Poison, dahil nung naglaro si Michael Jordan na meron siyang flu or na poison siya sa pizza pie na kinain niya. Ayan, ito yung pinaka ano niya, yung flu game na ano, ito sapatos. Yung flu game na to, ito yung suot niya. Ganito yung suot niya, di ba? So nandiyan yung design niya, yung 2 3 2 TWO tsaka yung 3. Ayan. 23 yan, 2 3. So ngayon, linagay nila sa sombrero. Ito yung kasabay niya, bali lumabas yan itong sombrero at saka itong sapatos. Ayun, makikita nyo naman dito sa ano, sa pinaka design ng ano, ng sombrero. Kaya X yung kanyang mata at lawit yung kanyang dila, dahil nga ano, yung mga emoji na may sakit, ganyan yung ano niya, yung mga mata niya, di ba? Yung X siya. Tsaka yung dila niya, nakalawit ng ganyan. So, kaya ganyan yung linagay na design dito, dahil nga may flu siya. Or may sakit siya. Alright, guys? So, guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo. And, at sana, marami pa tayong mga cup or Jordan brand na pag-uusapan dito sa ating channel. Marami pa tayong sapatos na i-re-review. Ayan guys, oh, gitna siya. Nakikita nyo, ayan. Ito yung sinasabi ko. Kailangan naka-align yan. Pero yung iba, dahil pag binili mo, nakatabingi, naka-ano, di ba? Wala sa ayos. Pero mas maganda talaga yung naka-ano siya, naka-align yung mga sticker ng mga ano natin, di ba? Yung mga sombrero natin, para maganda siyang tingnan, dahil inaalagaan natin yan, di ba? So yan yung design ng flu game. Ito naman yung sticker. So itong sticker na to, guys, ito yung mga old ano, mga old model na mga sombrero. So yung mga bagong labas, ano na sila, yung square na parang papel lang yun eh. Ito parang ano siya, hologram to eh. Yan, kumikinang siya. Yung ngayon, parang itim na papel o ewan ko kung anong klaseng materials to. Ito parang plastic siya, matibay siya. Yan. Hindi na siya gagalaw niyan, guys. Kahit anong gawin mo, kung talagang babakbakin mo, natural mababakbak yan. Pero, yan, okay na yan. Yan, guys, oh. So, ang kagandahan pa ng sa double-sided tape na to, itong manipis na to, hindi siya naka-umbok. Tignan nyo. Parang wala lang na ano. Diba?
parang wala lang na linagay na ano sa loob na yan. Ayan. Hindi siya nakaumbok. Manipis lang. Manipis siya, guys. Alright, guys. Please subscribe. At sana may natutunan kayo ngayon. At give me thumbs up. And share the video. Sa lahat ng mga member natin dyan sa JCC. Sa JSPH. Sa Jordan Snapback Philippines. Jordan Cup Collector. Mga kaibigan natin sa JBO, Jordan 23PH, sa Air Jordan Philippines, sa Chicago Bulls Philippines. Mabuhay kayong lahat, guys, at sana marami pa tayong sombrero na pag-uusapan. Thanks for watching, guys. Give me thumbs up.